naiintindihan ko na talaga at nalaman ko ligtas na ako. Gusto kong kontakin lahat yung mga nagsabi sa akin. Gusto kong sabihin, "Hoy, yung sinasabi mo sa akin, totoo pala. Save na ako ngayon." Gusto kong balikan lahat sila. At sabihin na, naiintindihan ko na yung dating kinikwento mo sa akin na hindi ko naiintindihan. Umoo-oo lang ako para di ka mapahiya. Ngayon, totoo na yung pag-oo ko na hindi nakuha ko na. Alam ko na. Ligtas na ako. Dahil kay Jesus. So yan po ang tendency. When the blindness is removed. And the Father, therefore now, draws you to Christ. Yung gospel preaching, maintindihan mo na. Malinaw na. Ma-appreciate mo na. Gusto mo nang makinig lagi. Gusto mo nang pakinggan. Matamis na yung ano, kwento. Tell me the old story. The sweet story of Christ and His love. No? Gusto mo nang mapakinggan kahit sino nagkikwento niyan. Kahit na may nag-uusap lang sa likod. No? Nananahimik ang ganyan, nag-Facebook ka, bigla may nag-uusap sa likod tungkol sa Bible, gusto mo sumali. Kasi Panginoon na pinag-uusapan eh. Eh, Panginoon mo yun eh. Iba ang excitement ng saved. No? Iba ang excitement. At kaya kung naman hindi Panginoon ang pinag-uusapan, gusto mo sumali para maging Panginoon ang pag-uusapan. Mabago usapan. No? Naalala ko noon nung ako sa ano eh, sa La Paz Batchoy, sa Riyadh. Kumakain kami na niya. Meron isang, may dalawang bakla doon nag-uusap, ang lakas ng boses. Ay, ako, yak-yak, yung mga lingwahe nila, no? Kakadiring lingwahe. Yak-yak. Eh, di nilakasan ko rin yung boses ko. Sabi ko, alam mo, ang Panginoon, ayaw sa mga ano eh. Sa mga lalaki sa lalaki. Nasa 1 Corinthians 6:9 yun. Eh, kausap ko yung pamilya ko. Umalis. See? So, ang point is, when there are people speaking about nothing, gusto mo isingit ang Panginoon. Yan ang attitude ng isang tunay na ligtas. Because the Father has drawn you to Christ. It is like, nakilala mo na siya eh. So dahil nakilala mo siya, gusto mo siyang lapitan. Siya pala yung Savior, siya pala yung nagliligtas. Gusto mo siyang kausapin. At gusto mo nang hingiin siya na tumira ka na sa puso ko. No? Okay? So, yung sinner's prayer minsan, hindi naman natin sinasabing mali ang manalangin sa Panginoon na sabihin na, "Lord, iligtas mo ako." Hindi naman masama yun eh. Ang masama lang, repeat after me para maligtas ka. Ay, sabihin mo, tumungo ka, ha? Sabihin mo, "Lord." Sabihin mo, "Lord." "I receive you." Sabihin mo, "I receive you." "I receive you." Tapos, save ka na! Kasi, sumunod ka sa panalangin ko eh. Save ka na. So, pag tinanong ngayon yung tao, "Save ka na ba?" Oo. Paano ka na save? Sumunod ako sa kanalangin ni Pastor. E paano yung dugo ni Kristo? Anong malay ko ba dyan? Ang alam ko, kaya ako save. Sumunod ako. E sabi ng Pastor, pag sumunod ako sa kanalangin, save ako. Yun ang mali. Diba? Kaya kaligtas dahil kay Kristo. Amen. Kasi ginawa niya sa krus. Kaya ka naligtas. Dahil sa sumunod ka sa panalangin. Pero kung ikaw ay binuksan ng Panginoon, mananalangin ka, hihingi ka ng tawad, at sabihin mo, "Lord, come. Lord, receive me. Lord, you are my Savior."
Natural na yan. Outflowing na yan ng isang puso na nilintas ng Diyos. Kakaroon na lang ng pagbabago ng isip. May iiwan ka. Huh? Iiwan mo na yung mali. Pupunta ka na sa tama. And then, pagka nangyari na yan, ito na, justification. So, andito na tayo sa justification. Pag sinabi yung justification, you are declared righteous. So, parang isang judge na nagsasabing ikaw ngayon ay wala nang kasalanan. At tinuro na natin maraming beses dito, no? Dalawa po yan. Yung isa, nilalagay sa iyo ni Kristo ang kanyang perfect righteousness. Okay? You have zero righteousness. Ang isang tao na makasalanan ay mayroong zero righteousness. And meron siyang 100% sinfulness. Yan ang natural state natin lahat bago tayo maligtas. Bago tayo maligtas. 100% makasalanan ka. Whether maliit o malaking makasalanan ka, makasalanan ka. Hindi ka acceptable. Reject ka. Ikaw ay napakamakasalanan at ikaw ay walang kabutihan. Ano ang pwede tatanggapin sa langit? Perfect righteousness. Yun lang ang tatanggapin sa langit. Perfect righteousness and zero sinfulness. So, paano yun? Okay. Because of Christ. Because of sinfulness at saka 100% righteousness. Okay. So, mangyayari, itong zero na to, gagawin niyang 100%. At yung 100% na to, gagawin niyang zero. Okay? Yan ang tawag ng justification. Okay, pag ikaw ay justified, yung zero ng Panginoon lalagay sa iyo. So wala ka ng kasalanan sa harap ng Diyos. At yung 100% ng Panginoon na kabutihan, holiness, ilalagay din sa iyo. Ikakarga sa iyo. Yan. Okay? Ikakarga sa iyo. So kargado ka na ngayon. Yung empty righteousness ay magiging 100%. Parang ano yan, no? Okay, imputation, tawag doon. So, another thing that bibigay sa'yo sa justification is eternal life. So, pa yan. Bibigyan ka ng everlasting life. He that believeth on the Son has everlasting life. Pag ikaw daw ay sumampalataya na sa anak ng Diyos, ikaw ay mayroong perfect righteousness, ikaw ay mayroong zero sinfulness, at meron ka pang everlasting life. Ang dami, no? Package deal? Nakuha mo guys. Ano pa ang binigay sa iyo? The Holy Spirit, which is the earnest. Yan. Ano yung earnest? Tsaka seal. Ah.
Pag ikaw ay naligtas at nagkaroon ka ng justified ka na, ikaw ay may tapak. Sealed. Yan. Sino ang kakabasa ng seal? Hindi yung tao. Ang Diyos lang. At kung kanino niya i-reveal. No? Diyos ang nakakaalam niyan. Pero, minsan, nare-reveal niya yan sa angels. Sabi niya, ayan, anak ko yan. Bantayan niya yan. Yan. Amen to the heirs of salvation. So, pagka binigyan na ng Panginoong Diyos ng assignment, yung angel, sabi niya, bantayan niya yan. Sabi ng anghel, alam ko na, save yan. Kaya pinapabantayan ng Panginoon. Ayan, may na-save na naman yan. Totoo yan. Ayan. Yeah, thank you, Lord. Yes, Lord. Sige, oh. Punta ko. So, may guardian angel ka na ngayon. Tapos, you have a seal. The Holy Spirit. Yung seal. Ibig sabihin, ngayon pa lang, tatak ka na. Markado ka na. Alam niyo yung seal, di ba? Yung baka nilalagyan ng seal. Para kung sino may ari. No? Anong epekto nun? Nung yung baka may tatak. Pag nakakita mo yung gagala-gala na baka, tapos may tatak. Uy, thank you. Meron na akong corned beef mamaya. Hindi pwede. May ari no? May tatak yun eh. No? Hindi pwede gawing corned beef yun. Kahit naligaw yun. It's illegal. Eh? So, pag ikaw may tatak, hindi ka na pwedeng galawin ng evil one, ng satanas. Hindi ka pwede. Untouchable ka na. Hindi ka na pwede pasukin ng evil one. Wag nating ano yan. Sabihin ng mga demonyo. Wag yan. Tagilid tayo dyan, pre. may tatak yan eh. Huwag yan, may tattoo yan eh. No? Doon ka nalang sa mga walang tattoo. Yun nalang pasukan mo. Ito, magagalit yun, si boss. Yan, mga bastos yung mga demonyo eh, no? Seal, okay? At saka earnest. So, the seal is the earnest. Ano yung earnest? Earnest money. Diba? Anticipo. Ha? Down payment. Yan. Ang Holy Spirit ay parang down payment. Ano ibig sabihin? Bakit may term nun down payment? Paunang bayad. Anong ibig sabihin nun? Paunang bayad. Paano ang Holy Spirit ay paunang bayad? Parang angkin ng pagmamayari. Okay. So, pag may paunang bayad, ano bang nangyayari? Hindi mo na pwede benta sa iba. Di ba? Kasi binayaran mo na ng kahit di pa kompleto bayad, hindi na pwede. Di ba? Parang iyon na rin yun. Ngayon, in what way ba tayo? Di ba full payment na tayo? Ano ibig sabihin ng earnest? Bakit down payment? Nasa earth pa tayo, tapos hindi pa tayo glorified. Yun. Hindi pa kompleto yung salvation ng katawan. Kompleto na yung salvation ng spirito. Kompleto na yung salvation mula sa damnation. Kompleto na yun. Hindi yung kalahating save. Walang ganun. No? Sabi yan, Brad, ilang percent save mo na yun? Brad, nabawasan ako ng 10% eh, kasi nagkasala ako kanina eh. Hindi ganun, walang percentage ang salvation. Kapag save ka 100%. Yes. Pero, yung katawan mo, hindi pa save. Di ba? Kung pangit ka pa rin eh. Oh. Kung pangit ang ugali mo, meron pa rin natitira eh.
Oh. So kung kailan mangyayari 'yon? Whom he justified, them he also glorified. Past tense. Past tense, glorified. Ano yung sabihin ng past tense na yung glorified? Di pa nangyayari. Oh. Ha? Sure na? Sure na? Sure na. Yan. Ibig sabihin, sa isip ng Panginoong Diyos, tapos na yan. Ha? Noong kanyang inisip na ikaw ay maliligtas, sa isip niya, pati yung glorification mo, tapos na rin. Past tense na rin. Basic po yan, ano? So, glorified. Yan. Okay. So, tapusin na natin to. Konti na lang to. Ha? Ngayon, tingnan nyo, ito eschatology na to, no? Ah, ito ay tungkol sa last things. Pag lumagpas ka na dito, ito na yung tinatawag na doktrina ng mga huling araw. Kasi ito hindi pa nangyayari. So ito, nakita nyo, meron ditong not glorified at saka glorified. So, iyan yung malang mangyayari sa second coming. Kita nyo yan, second coming. Sa taas. No? Sa second coming, mahati ang mga tao. Ha? Yung mga taong buhay, yung una muna yung mga taong patay, ay mag-glorify. Yung mga namatay na kay Kristo, nung bago sila namatay, ay na kay Kristo sila, mabubuhay sila muli, aakyat sila sa langit. Okay? Pero merong hindi mabubuhay muli. Patay pa rin yung mananatili for 1,000 years. Okay? Hindi pa sila mabubuhay. So, mahati yung mga patay. Pati patay, mahati. Yung iba, mabubuhay. Yung iba, mananatiling patay. Yung mga buhay, mahati din. May mga mananatiling sa katawang tao na hindi makinang at saka merong mababago ang katawan na magiging kapareho ng katawan ni Kristo nung siya ay nabuhay mula sa mga patay. So, dalawa yan, ano? Mahati ang mga patay, mahati ang mga buhay. Ito na yon, second coming. Not glorified, glorified. Yan. Then, mahati, puro paghahati ito. Mahati yung mga ligtas. Merong mga ligtas. Ito, importante ito. Pakinggan nyo ako. Mga natutulog, pakinggan nyo ako. Baka kayo nandito sa... Ha? Mahati ang mga ligtas. Yung iba ay mapapasok sa bride. At yung iba ay sa labas ng bride, mga walang reward. Okay? Save din yun. Save yun. Hindi naman ang salvation sa church eh. No? Kahit di ka member ng church, save ka. Kung may Kristo ka na sa puso at may Holy Spirit at may earnest of redemption at seal of the Holy Spirit, save ka. Kung ikaw ay called, kung ikaw ay justified, save ka. Kahit di ka baptized. Pero, kahit baptized ka, kahit baptist ka, kahit BCA ka, pero tatamad-tamad ka, wala ka reward. Chupi! Okay? So, kailangan ay makipag-deal tayo sa Panginoon. Na, let no man take thy crown. Let no man, don't lose your reward. No? Kung ikaw na rin lang, ay tama na nga yung church mo. Tama na nga yung Panginoon mo. Tama na nga yung baptism mo. Magsipag ka na sa Panginoon. Magpagamit ka na. Commit your life to God. Yan lang naman ang meaning ng buhay. Hindi naman yung pera,
tagumpay sa buhay, sa karir, magandang pamilya, magandang hanap buhay, maganda lahat yan. Pero yan, dito lang. Ano nga yan? Only one life? It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Yun. Ginawa mo para kay Kristo. Yun, for eternity. Aanihin mo yung rewards nun. Pero yung ginawa mo rito, tagumpay ka nga. Pag namatay ka, o pag dumating na ang Panginoon, wala na accounting yan. Parang ano yan? Parang wood, hay, and stubble. Parang kahoy yan na sinunog. Pag sinunog, wala na. Pero yung ginawa mo para sa Panginoon, parang ginto, silver, and precious stone. Pag sinunog mo yung precious stone, ano nangyayari? Lalong kumikintab. So, yung lahat ng paglilingkod natin sa Panginoon, pagkakaroon ng prayer by appointment, lahat yan merong nakaka-contribute sa pagkinang ng ginto, gold, silver, precious stone. Pero magtrabaho pa rin tayo, kahit yan wood, hay, stubble, magtrabaho pa rin tayo. Otherwise, he that does not work does not eat. Paano ka makakapaglingkod sa Panginoon? Kung, sabi ni Pastor, wood, hay, stubble yan eh. Huwag na tayo magtrabaho, sweetheart. Huwag na, tulog na lang tayo, itay na lang natin second coming. Hindi pwede yun. Okay, so, ayan po. Okay na yan. So, yung iba, lake of fire, nation of the same. Okay na yan. So, purihin ng Panginoon Diyos sa mga bagay na ito. Kung meron po kayong tanong later on, ay sabihin nyo lang, lahat po yan, pwede nating lagyan ng verse. Because I have been teaching this since for a long time and all the verses. Gusto ko lang sana, lagay ko yan ng walang verse para kayo maglagay ng verse. Kasi pag ikaw na naglalagay ng verse, ibig sabihin, natuto ka na. Yes. Diba? Nag-aral ka na. So, lagyan nyo ng verse yan, ha? Assignment. Next Sunday, puro verses na yan, ha? Pass your papers. Absent. Rebuilding anak. Okay. So, purihin ng Panginoon Diyos at tayo ay nakapagsamba sa Panginoon. Ano po ang ating conclusion sa mga bagay na ito? Tayo maglingkod sa Panginoon. Tayo ay magpagamit sa Panginoon. Tayo ay magkaroon ng sariling yung ating secret life. Yung ating private life ay pareho ng ating church life. No? Wag magkaiba na dito magkakasama tayo, banal-banalan lang pala. Pero dun sa private, pag ikaw na lang mag-isa, tapos na ang church, salamat, tapos din. Kainis. Tagal-tagal mag-preach. Yes. Huh? Yan. May private ano ka. Iba ugali mo pagka yan. At ang sa mga parents, no? Ang mga parents gusto mo malaman kung ano ang talagang ugali ng isang tatay o nanay. Tanungin mo yung anak. Siyempre, amusta yung papa mo pagka tapos na church? Ay, naku, salbahay si papa. Oo, alam nyo po, ano, agad po yan, ang ginagawa niyan. Yeah, dun malalaman yan. Pero huwag kayo magre-research, masama yun.
No. Ah.